Paghihimasok po yan kapag nakialam po ang mga dayuhang mga hukuman. No? So ito po ay hindi issue of foreign policy. This is an issue of jurisdiction of Philippine courts, jurisdiction of Philippine investigators. Yan ang binigyang diin ng Batikang abogado at dating tagapagsalita ng Malacañang kasunod ng anunsyo ng Department of Justice nitong Miyerkules na bibigyan daw nila ng legal brief si Pangulong Bongbong Marcos sa posible niyang maging opsyon sakalit maglalabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa mga Filipino national. Sinabi ni Attorney Roque na wala sa kamay ng presidente ang issue kung makikipagtulungan sa ICC o hindi. Giit ni Roque, ito ay nakasaad na sa saligang batas na tanging lokal na korte at tanging mga Pilipinong mga mahistrado lamang ang pupwedeng magdesisyon sa mga krimen na nangyari sa ating teritoryo. So unfortunately po, mali po ang DOJ na ang desisyon in terms of cooperation ay nakasalalay sa presidente lamang. Ngayong hindi na tayo miyembro ng ICC. Ito po ay desisyon ng Korte Suprema kung sino ang maglilitis sa mga krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Sinabi rin ni Attorney Roque na tila ayaw isulat o i-record ng kasalukuyang administrasyon ang commitment nito na hindi makipagtulungan sa ICC. Kaya nga po hinihimok namin sila na isulat yan. Nang sa ganun, meron naman talagang record na kung ano talagang posisyon ng gobyerno. Pero nabigo nga tayo. At ito mga pangyayari, hindi po ako nagtataka. Kasi talagang ang Justice Secretary mismo went on record na tayo makikipagtulungan na sa ICC. Sa naganap na maisog rally sa Dumaguete, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya patitinag sa banta ng warrant of arrest ng ICC. Hoy mga unggoy, wala akong pakialam sa inyo. Kulungin man ninyo ako kung ano, gawain ko everything, lahat gawain ko para sa bayan ko. Bastos yung ginagawa ninyo. Eh, bastos yan ko kayo. Huwag kayong magpa-alipin ng puti. Bakit sila pupunta dito tapos maghusga? Anong nagawa nila sa akin, sa atin? Wala! Pumunta sila dito, ninakaw nila lahat. Para sa Diyos at Pilipinas ko, mahal Angel Pastor at Semenay News.